Hi! Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayon, nakikita nyo naman nandito tayo sa harap ng pintuan. Sabagkat ang gagawin natin ngayon ay ililiwot ko kayo dito sa rest house namin sa Batangas. Okay, pero bago ang lahat, simulan muna natin dito sa kwarto kasi dito talaga ako nagsistay. Pag pumupunta ako dito sa Batangas, pasensya na kayo, medyo magulo na sa loob kasi medyo late ko na ito na film. So, pasok kayo muna siya. Okay, dito muna tayo. Pagpasok natin, syempre, ito yung room ko talaga. Ayan, kung pupunta kayo dito, pwede niyo akong bisitahin or pwede naman akong magpa-stay dito sa sa room ko. So, this is the LC206G. Ito talaga yung akin. So, kapag sinara to, kita pa ba ako? Hindi na. Sa left side, nandito yung mukhang speaker. Pero, siya may isang laman. Ayan. Tubig lang ang laman niya. Tapos, saranan natin yun. Color black siya. Kasi, ang ganda talaga ng black, di ba? Kapag kaas mga ganito. Tapos, ay, may peak. Ayan, mga pinsain na talaga. Ano na? Okay, layo natin yun. Okay. Eto, siya? Lalagyan siya. So, hindi nyo alam. Pero, lalagyan talaga siya. Ayan. May dalawa ditong compartment. Tapos, yan mga lalagyan. Tapos, dito parehas lang. Pwede nyo itong gawing vanity. Kasi dito, wala talaga akong gamit masyado. Since hindi naman ako lagi dito ng ayan, meron pa kalalagyan dyan ng sapatos or whatsoever. Tapos dito, katabi niya is malaking cabinet. Ito talaga yung pinili ko kasi syempre, di ba, ang dami kong damit. So, ayan. Ito wala naman ganong damit, pero yan lang. Malaki talaga siya, pero kasi nga, pagka nag-stay lang ako dito mostly, kasama kay mga friends ko. Tulad ngayon, kasama kay mga friends ko. Ayan. Kaya yung mga damit nila, mga kapakalat dyan or whatsoever. Ayan, meron dyan. So, hindi ko ito ginagamit kasi hindi ko abot. Tapos meron din dito, ayan, lalagyan, dalawa, para. Okay. Tapos dito yung side na to, since itong rest house na to is meron kami mga admin, kaya sobrang laki nga niya, naglalagay na kami ng mga ganito dito. Nagpapadeliver na ako, nagpapalagay na ako bago ko pumasok. Ayan, meron mga lalagyan dito, pwede nyo pa yung paglagyan. Dito yung mga coffee, mga mugs. And yan, mga tubig, toothbrush, toothpaste. Kapag nakakalimutan ko, syempre, diba? Dapat may complimentary ever tayo. Yan, mga drawer. Pwede nyo dito malagay mga utensils if ever. Tapos dito, dire-diretso to ha. Pagpasok dito, yung aming CR. Or CR ko. So, white siya. Nakita ba ako? White siya, pero dim yung ilaw dito kasi, yun nga, sayang kasi, diba? Pagka sobrang liwanag, eh, hindi naman lagi nagagamit. So, ito, medyo madumi na dito. Kasi mga kaibigan ko, ganyan talaga sila gumagamit. Pero okay lang, hindi naman balahura din lang kasi normal naman yan. Wala namang kahit anong mga napkin or diaper dyan. So okay lang. At meron kami mga heater dito, ayan, hot and cold. Tapos syempre, may bidet, para walang kuskusan ng puwet. Tapos ito, dito ako naliligo. Pero minsan lang kasi ako maligo, kaya minsan ganun din siya magamit. May heater din kami, kasi hindi ako naliligo ng malamig na tubig. Dito naman sa side na to, ito medyo magulo din eh. Pasensya na kasi other day na to. Dito muna tayo. Ito meron kami TV dito, hindi ko na alam kung ilang inches to. Pero ito yung itsura niya. Tapos, mayroon dito, mga compartment pa din as usual. Wala naman mga laman yan kasi hindi naman ako dito nagsistay. Tapos, ito nagpalagay ako ng ganito para sa kainan talaga. Ito, kakatapos na kasi namin kumain. So, hindi pa siya naliligpit, hindi ko pa napapakuha. Tapos may upuan dito. Ay, dito kami na lang, ganyan lang. Ganyan lang. Meron tayo. Ayan, kasi kakasanta ko lang ulit dito. Talag ko kasi hindi nakapunta dito. Kaya, ayan, medyo marami akong dala. Ayan, ito. Mga tripod ko, mga ginagamit ko sa pag-vlog. Ito mga gamit ng friends ko. Si Martin, kasama din siya dito ngayon sa kwarto na to. So, ito, dito ako natutulog, tapos dun siya. Pero yung mga gamit na to, kala Ate Rich yan, kala Ate Miles. Ayan. Meron dito may telephone dito para mas madali yung ma-contact yung mga nasa admin. Tapos may ganito dito, mga lalagyan or something else. Tapos dun sa dulo, meron dun mga saksakan. Pwede kayo magsaksak dun pang charger. Yan. Tapos last one dito sa aming room is itong double deck. Ginawa ko siyang double deck para sa mga friends or whatsoever. Pero hindi naman lahat ng room ganito. Yung iba may king size bed,
Tapos dalawang ano, queen size, mga ganun lang, or single. Ayun na nga sis, bro. Tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, nandito kami ngayon sa kwarto. So yung kwarto namin, hiwalay talaga siya sa buong bahay. As in, yung buong bahay namin dito, hiwa-hiwalay talaga. So yung sala namin, hiwalay din siya sa banyo. Hiwalay din siya sa bedroom. Kasi itong mga nakikita niyo na mga rooms na yan, lahat yan bedroom lang. Tapos yung susunod nating pupuntahan is yung aming sala. Okay? Nandito naman tayo ngayon sa sala namin. Papakita ko sa inyo yung sala namin. So dito kasi, ito talaga yung entrance. So ito yung ginagamit ko sa taping. Ito rin yung ginagamit ko pag pupunta ko events. Bale, ayun, ito yung sinakyan ko, papunta dito. Magpasok natin, makikita natin. Binalagyan ko na agad siya ng bilin kasi diba Christmas na. Tulad kagabi, Christmas lighting eme. Ayun, tapos magpasok natin dito, ito yung pinaka-lobby namin. Siyempre, pag may bisita, dito ko pinapapunta. Para dito na kami mag-meet at saka mas may, meron kasing mga mag-a-assist sa inyo. So, papasok natin dito. Simple lang to. Sala lang natin. Ayan, okay. Ito yung aming dali. Napakaganda. Ako mismo nag-design yan. Ako naglagay. Tapos ito. Since marami nga kaming bisita, mas gusto ko na magpalagay ng ganito kasi mga magazine. Headlines. The merry month of December. Ayan, lagi ako may ganito every month. Pero ito, 2017 ko. Dati dito, ayan o, naglagay ako dito ng simbang gabi. Mayroon dito mga books, ay mga magazine ako mismo yung nagsulat. Since mahilig nga talaga akong magsulat. Tapos ito, di ba, ang ganda. Dapat ako to. Hindi ako available this time. That time, hindi ako available for sure. So, sabi ko, sige, kumuha muna kayo ng iba. Okay lang. Tapos ko naman, sabi ko, ganito talaga ako ka-busy. Ito, si Sandra Araneta. Hindi pala, joke lang. So, okay. Never mind. Dito naman tayo sa upuan. Ito upuan na to. Siyempre, minsan kasi, napupuno itong bahay ko. So, dito na lang ako nauupo. Lahat sila nandiyan. Ganito lang ako dito. Tapos kapag ganun-ganun lang, mamasib lang ako. Tapos ito. Ngayon, ang team namin is Paskong Pinoy. Mas gusto ko kasing Paskong Pinoy kasi syempre, Pinoy tayo, di ba? Pango! So, ayun, naglagay ako teddy bear mo lang. At ako mismo magtahe, ako ang gumawa. Say din hinulma. Sa akin din to. Say hinulma. Sa akin din. Joke lang. Naglagay ako ng ganito. Syempre, dalaga Pilipina. Tawag ka, ma'am. Teka lang, kailangan yata nila. Ano meron? Actually, sobrang ganda po ng bahay niyo, ma'am. Thank you! Ano pong masasabi niyo? How's the experience? Masarap po talaga. Alam niyo po kami po mga taga-Bisaya po na enjoy po talaga namin Manila. Yeah. Dito po sa Batangas na sobrang ganda po ng area. Sobrang enjoy po namin. Good morning, Loy! Alam nga, parang ganda pala din eh. Sana naman po magamit namin yung tao po dito. Pwede. Pwede na po yung gamitin. Ayun, nandito si Miss Carl. Bakit ako dapat niya sila? Ano? Dito, hinare kita. Miss, ano ka ba? So, siya hinare ko para ma-explain sa mga tourist na kung ano yung mga pwedeng gawin dito. Hello mga sis, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. I-brief ko lang kayo kung ano yung mga pwede nyo expect dito sa tutorial. If you're gonna be bringing your family, your friends, and your special loved ones. So, here are the activities. You have sports and recreation. Dito may creation ng buhay mo. So, very affordable. And namagin na kasi dito, staycation ka na, but you can enjoy the outdoors without spending so much or parang taking too much of your time. So yeah, meron silang zipline, rock climb, yeah. Kami mismo nag-design yan, kami yung nagpagawa, kami yung gumawa din, kami na at hindi pa na naisama ni ma'am kasi meron din silang pinatayong tree house, itutour namin kayo doon later, and then an art cafe. Kasi you know naman, she really cares about the things that we can do para sa self-improvement, self-discovery. Kaya dito sa CHATEAU, hindi ka nag-isa, kasi CHATEAU. O diba, halata na ako ang nag-hire sa kanya. Punta na kayo dito sa CHATEAU. Thank you, ma'am. Thank you so much. Napakagaling niya talaga, diba? Kasi ganun talaga. Pag kami mga turista, syempre, dapat mag-a-adjust din tayo para hindi na dumoble-doble yung trabaho. So ito, minsan kasi syempre maraming bisita. Dito ako na pinapatuloy. And kapag magkikwentuhan kami, naka-mic na ako dito. Syempre, ayoko nang paulit-ulit. Dapat lahat
makakalimig. Ito yung nakikita nyo na nasa picture. Dito ako nagpipicture pag feel ko mag-relax. Pakita mo. Gusto ko ng self. So, ganito ako mag-picture. Hindi, pakita mo yung picture. Teka lang, okay. Ayan yung picture. Ito yung mga upuan. Napili ko violet kasi favorite ni mami yung violet. Para naman kahit konti, may touch of mommy. Dito sa bahay namin. Ayan. Pinili ko yung velvet para mas relaxing. At yung piano namin, ayan. Ito yung favorite place ko dati. Pero dahil nga na-stop ako, gitara na lang ako. So ngayon, mas gusto ko nagigitara kesa nagpupiano. Nasa lichan tayo ngayon. Eto, ay, wala ka! Ganito lang tayo kami. Normal kaya. Breakfast. Wala kami ganong pagkain. And? Ayan. So, morning, ito lang kami yung kinakain namin. Hmm. Para medyo maraming healthy selections. Alam niyo. Tapos, ito yung coffee area namin. Brown sugar. Yan yung hilig ni Martin na place kasi mahilig siya sa coffee. So, ganyan kadami nilagay ko kasi every minute nagko-coffee talaga. Tapos, ito mga ano, mga, ayan, pwedeng lunch, pwedeng breakfast, pwedeng, ayan, ganyan. Kasi may mga ibang, ibang bisita. Mga bisita namin, katulad mga bagong pumunta dito, ganyan. Kasi di ba lagi kong nag-i-invite? So, everyday, lagi kayo mga... Minsan pumunta dito sa mayor, di ba? Oo. Sino yun? Si mayor? Mayor TV. Usually mga politician yung bisita. At yung favorite place ko, kung nangyayon nyo sa Instagram, dito ko lagi nag-post. Ayan. Eto, kasi gusto ko talaga makita ng ganito sa umaga. So, I always drink my coffee here. Tapos, dito ko nagpipicture. Tingnan nyo, di ba? Akala nyo nasa ibang bansa ako, pero hindi talaga. Okay, dito naman sa kabila. Ayan, dito rin. Eh, sir, ito sa mga favorite place ko, pero mostly dito kami nagdi-dinner. Kasi ang ganda talaga, tingnan nyo, maraming upuan. So, ka nagdi-dinner dyan? Anong purpose? Kasi maganda. Oh, di ba? Diba dapat indoor? Pag gabi. Gusto mo yan. Tapos, ayan mga... Actually, kahit umaga nga eh. Di ba? Oo. Maririnig ko talaga yung mga kuliglig. Yan yung mga favorite kong ano eh. Ayan yung mga ano, bamboo. At kapag ano, kapag kami mga tumatawag siyempre, eto na rin yung smoking area namin. Pwede ko lang mabago. Yan naman smoking to siyempre. Pwede ma? Ah, pwede. Pwede pala eh. Kasi matagal ako, di nakapunta dito. So, ganun talaga minsan nakakalimutan mo. Ano yan? Explain yun. Diyan kami nagpo-practice ng sayaw. Di ba nung high school, mahilig tayo dyan. Kasi kailangan natin lagi mag-practice ng sayaw. So doon kami nagpo-practice itong mga roleplay and something. Pero kapag madami kami, dyan na. Tatakbuhan na kami dito. Ayan, doon na yun. Tour ko muna kayo sa favorite spot ni Mami dito sa kitchen. Kasi nandito yung mga maki, mga sushi, ayan. Wow! Lagi ako nagpapaluto kasi lagi talaga siyang kumakain. As in everyday. So nakikita niyo, nagluluto si chef. And then ito sila Ate Carly. Kasi normally, kapag ka siyempre, ang dami ng food. Kapag may mga request ko, dito kami nag-request. Kaya nagluluto ngayon si chef ng omelette para sa kanila. At ako, medyo sawa na kasi ako sa omelette. Kaya hindi mo na akong papaluto ngayon. Pero mostly naman, kung papaluto ako ng omelette, dito lang kayo. Ayan, ngayon naman, itutour ko kayo dito sa aming isa sa mga paborito din ng mga bata dito sa aming rest house. Okay, nandito tayo ngayon sa playground! Sa ilang taon ko nagbo-vlog, ngayon ko lang nasabi sa inyo na may rest house kami dito sa Batangas. Okay, dito tayo ngayon magsimula. Saan nakikita nyo ng maayos? Pero meron tayo ditong slide. Ayan, maliit lang yung slide namin kasi gusto namin umiwas sa disgrasya kasi mga bata, di ba, mahilig magpa-akyat, magpapadulas, ganyan. Ito naman is duya. Duya. Ano ba? Siso. Kirali siso namin. Hindi na ako kaya niya. Tingnan mo, nagagalaw ko na mag-isa. Tapos ay duya. Ito na yung legit na duya. Ito may duya party. Wow! Aray, bukan natin mag-duya ulay. Na. Hilangin kita. Ayoko. Natatakot ako sa'yo. Woo! Version nung maliit na yun. Dito meron tayong tatlong maliliit na slide. Ito malaking slide. Meron dong, may hamster dito. Hamster dito sa loob. Tapos ayan, may akyatan. Tapos may bridge. Ayan. Ito, minsan lang ako naglaro dito nung bata ko kasi mas gusto ko tumira sa Lubay Siha. So, hindi ko nakwento sa inyo na may bahay kami dito sa Batangas. And ito kasi ha, sikat lang nito. Alam niyo naman, sikat na tayo. Baka mamaya puntahan. Ayun, kaya
ayun, mas gusto ko na i-secret na lang to sa inyo. Tulad nun, ito pala yung buong kitchen namin. Yan. Yung kitchen namin, yan yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan yung kitchen na maraming upuan sa loob kasi dyan talaga kami kumakain kahit normal day. Nandito na tayo ngayon sa ating wave pool. Okay, papakita ko sa inyo kung ano nga bang meron dito kasi kanina nagsabi na ko sa inyo pero ito yung mas closer look ng aming wave pool. Dito pagpasok natin, makikita natin to. Syempre, wow! Yung garden doon. Pero pagpasok natin, syempre ito na agad. Makikita natin. Dito muna tayo sa left side ulit. Hilig ko lagi sa left side ulit. Ayan, meron tayong mga... Ang tawag dyan? Upuan. Meron mga upuan and mga pahinga init. Yung mga pahingahan. Dito ako nagpipicture. Kung makikita nyo lagi sa aking Instagram account. Alam, ang dami nagtatanong talaga eh. Kung saan ako nagpipicture lagi. Dito lang yun. Ayan, dito lang yun. Tapos, ayan, parang mga tatlo. Kaya syempre si mami, si ate. Tatlo kami lagi. So, sabay kami nag-sunbathing. Ganun. Tapos, may mga lalagayan dyan. Kasi, ang hilig kong uminom ng mga soft drinks, ng mga juices, mga kahit ano man dyan. Ilalagay ko dito yun. Habang nag-i-Instagram, habang nakatingin, init! Tapos na yun ditong mga upuan at saka table. Dito kami kumakain pag trip namin mga bandang hapon. Maganda kasi dito yung ambience. Saka sobrang relaxing. So dito, kung nakikita nyo, puro siya halaman. Kasi pinili ko talaga na ganito yung maging itsura. Para mas magmukha siyang relaxing saka ang ganda ng ambience. Gustong-gusto ko kasi talaga yung may mga puno sa gilid. Para yung mga ibon pusang lalapit. Hindi ko na kailangan mag-alaga ng ibon, di ba? Kung nakikita nyo, may bonfire dito. Bonfire. Binubuksan namin yan kapag kamalamig na malamig. Since nandito tayo sa Batangas, sobrang, alam niyo yun, ang lamig kasi talaga dito. So makikita nyo, dito yung puno, ang niyog. At, ayan yung pinaka-puno. Yan lang din naman. Pero, ato, lalakarin natin. Papunta dun sa sinabi kong inflatables. Hindi na namin siya gagamitin since hindi naman na kami magsiswimming. Kasi baka pag nagswimming pa kami, hindi nyo natutapusin. Pero, pakita mo yung nandito sa gilid. Tingnan nyo, puro puno talaga. Diba ang bongo? Wow! Ang ganda! Ayan, tingnan nyo ang ganda. Oh, aviary. Doon kasi yung daanan, doon yung daanan pa aviary. Oh. Ayan, ang lumig dito talaga sa pool na to. Favorite part ko to ng pool. Saan tayo pupunta? Doon. So, ito yung mga inflatables namin. Medyo marumi sila since hindi naman ginagamit. Nililinisan ko na lang yan kapag gagamitin na. Kung naglilinis. Tapos sinasabi ko sa inyo na rock formations, ayan yun. Diba? May rock formation na pinasadya naman at para magmukha siyang falls. Tapos meron dyang basketball court. Court talaga. May basketball ring. Tapos teka. Ayan yung may pahingahan doon, di ba? Ang ganda-ganda. Pagka sa gabi, ang ganda dyan. Kasi kitang-kita yung mga nag-swimming. Pwede kong mag-sightseeing, birdwatching, ganun. Kasi may aviary doon. Ito naman sa zipline. Pag nakita mo ang zipline, ito pagpasok natin, ito agad ang makikita mo. Siyempre, para hindi ka maligaw, sis. Sa laki ba naman ang rest house namin? Alam nga namang mali. Hindi ka mali. Sayo na yan. Ang mararating ng zipline hanggang Antipolo. Pwede ka magpa-drop off sa ano, sa Santolan Station. Talon ka lang, gan. Sa LRT2, pwede. Since wala na ang LRT2 ngayon, hanggang Cubao na lang. Pwede kang gamitin mo yung zipline namin hanggang Santolan Station. Parang paliit ng paliit yung mga steps. Bakit naman kasi ganito? Natatakot na ako tuloy. Nandito na tayo ngayon sa taas kung saan gagawin ang zipline. Ayan, ito yung makikita nyo pag nandito kayo sa tower ng zipline. Yung mga pinakita ko ng close up. Napapunta ko, ayun. Ayun, oh my gosh! Okay, so ngayon, nandito naman tayo sa archery. Siyempre, dito sa harap ng wave pool lang eh. Ito yung wave pool natin. Tapos, nandito yung archery sa likod. So, yan, may mga nagtitry na. Makasama, siyempre yung mga kaibigan ko, sabi ko, mag-try sila dito. So dito na, makikita nyo dito yung iba't ibang obstacles. Tapos, ayan, kung nakikita nyo, may mga ganyan. Hindi ko alam kung ano yung mga tawag sa kanila. Pero, ayan yung mga gulong-gulong dyan, ayun. Yung mga training ng mga, tag dito, mga sundalo natin, di ba? May mga ganun sila. So dito, parang, hindi naman siya ganun ka-extreme, pero, ayan, makikita nyo naman dyan. Ano ba dito? Tutulay? Tutulay. Tutulay dito, yung pa-zigzag. Try mo. Baka mabisaklat naman ako dito. Hindi. Kaya ka niyan. Yan, ganyan. Agad sa dulo. Bilisan mo. Tumatakbo dyan kasi pabilisan niyan. Bilis na. Huwag na natatakot ako. Tapos, dito sa susunod. Paano gagawin dito? Ano? Tatalon ka. Ito, di ba? Tatawid dyan sa kabila. Tatalon? Di
Oo, oh, ganun. Kaya yan, kasi pang military. Pero ayun nga, dito minsan nag-train yung mga kaibigan kong CAT. Sa NTC, kung naaalala nyo. Yan, si Ayi. Sabi ko sa kanya, dito lang sila mag-training kasi sa NTC, ang init-init naman dun, wala namang obstacle. Nandito naman tayo ngayon sa treetop. Papakita namin ulit sa inyo. Dito muna tayo. Bakit kasi nandyan agad? So, ito yung treetop. Ito yung pinakabago dito sa aming rest house. Kahit saan naman makikita nyo yung mga gantong signages. So, ito yung treetop. Magkakaroon ka ng adventure. Meron siya iba't ibang phase. And hindi ko alam kung ilang phases yung meron dito. Pero sabi nila, 1, 2, 3, saka ka palang pwede mag-exit. Pero pwede mo rin naman tapusin yung mga phases nila. Nandito naman tayo sa part kung saan kami nag-rock climbing. Ayan, hindi na namin kailangan pumunta ng Mount Ulap. Kung nakikita nyo. Yan. Kaso tatakpan kasi ng puno, pero yan yung hugis, ano na yan. Umakit ka dyan, makikita mo na yung Mount Everest sa... Pagka umakit ka dyan, kita mo buong mundo. Pinagawa ko talaga yan, nakahugis ng ano, Mount Ulap. Kasi sabi ko, yun talaga yung gustong-gusto ko mapuntahan. Pero sabi ko, hindi ko kaya puntahan kasi wala akong time. So, pinadala ko na lang dito yung Mount Ulap. Ayan na siya ngayon. So, ayun, nandito naman tayo sa huling spot. Pero hindi pa ito yung pinakahuli. Hindi lang namin mapakita yung iba since kulang na tayo sa oras. Kailangan ko na lumubos ng Maynila. Kasi may mga awards night pang mangyayari dahil awardan ako. So ayun mga sis, nandito tayo ngayon sa art gallery. Pasok kayo, papakita ko sa inyo dahil nga mahilig kami sa art. Alam nyo naman, architecture student! Sakit na leg ko. So ayun, papasok dito. May mga upuan dito. Ayan. May mga upuan dyan. And then may mga upuan din doon. Tapos dito may mga painting. Mga nakakalat lang yung paintings dyan. Ayan, ito. Ito. Yan. So, hindi ko alam kung sino gumawa niyan, pero I love painting, kaya naglagay ako dyan. Tapos dito sa, dito, eto yung mga paintings din dyan. Bakit nakasalansan lang sila? Bagong gawa kaya ito? Ayan. Kasi dito, sa art gallery ko, pwede kang mag-paint ng kahit anong gusto mo. Pwede kang gumawa ng sarili mong painting. So, ever na you love painting, ayan. Pwede kang gumawa ng sarili mong art. Yes! So, nandito tayo ulit. Meron dito sa bae. Sino to? The title is City Escape. Wow, ang ganda. In fairness, ang ganda. Ang ganda ng pagkaka. Oo nga, ang angas. Ang ganda. Ang galing niya. So, the artist is Ross Cousin. Ayan, si Ross Cousin. Ayan, siya yung gumawa niyan. At ang ganda. Meron pa ditong mga ibang paintings. Ayan. So, dito sa Paso de Cafe, pwede ka siyempre pwede ka umorder ng mga coffee. Ayan, meron dito mga brewed coffee, cappuccino. Ayan, para habang gumagawa ka ng habang gumagawa ka ng artwork mo, hindi ka nabuboard. Kung mahilig ka sa coffee and art, pwede ka dito. Ayan, may coffee dito. Ayan. Oh, mas ang bula, oh. At meron mga angels dito. So, ayun lang naman yung meron dito sa aming rest house. Dito sa Batangas. At syempre, kung gusto nyo akong bisitahin or gusto nyo bisitahin, ito ang aking mga creations, yung mga design ko dito or yung mga ginagawa ko dito. Ayan, mag-book lang kayo sa ilalagay ko sa description box na link. At huwag kayong mag-hesitate na magtanong about dito kasi sobrang ganda talaga dito. Actually, kanina, nung magti-treetop kami, sabi ko sa inyo, hindi ko siya ititry, pero tinry ko. Allowed namang gumawa ng mga videos doon. Kung gusto nyo mag-video, pwede nyo dalhin yung camera nyo, pero kasi mahirap. Since dalawang kamay mo, yung gagana doon. This is best para sa mga nagtitim building. Kung gusto nyo lang ng staycation and adventure, pwedeng-pwede to. Sobrang ganda dito. Sobrang ganda ng ambience and friendly ng mga staff. Yung napili kong design dito is nature friendly para lahat tayo makaka-relate since gusto naman natin ay naman natin ang pollution, di ba? So ayan, I keep it green para sa inyo lahat. Ayun lang mga sis bro, thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-tour dito. At yes, hindi po akin ito. Staycation lang ako kami overnight. Eme lang yun sa akin, syempre. Sana naniwala kayo na sa akin dito, pero hindi. Kung sa akin to, baka inaya ko na lahat na subscribers ko na pumunta dito. Salamat sa panonood and sana nag-enjoy kayo sa video ko. I will see you on our next video and
sana magkaroon pa tayo ng ibang projects na ganito. Maraming maraming salamat sa Chateau Royale. Ayan, maraming maraming salamat. And I will see you on my next video. And spread your wings as wide as you can. Bye!